Hi guys. So today is May 10 na at ayan. Ito yung aking kwarto. Natambakan na siya. Kasi andito yung bike. Katulad nga ng sinasabi ko, yung kapitbahay namin na may-ari mismo ng daan na inaangkin niya, na bawal daw harangan yung dadaanin niya. So yan, kaya yung bike ko nandito sa kwarto ko and yung cabinet ko ayan na. And itong isang green, hindi ko siya maitabi dito kasi nandito yung kama ko. At itong kama ko naman, hindi ko siya mahigaan kasi nga hindi pa nakaayos yung gamit ko. Dito kami ngayon natutulog. Yan. So yung dito namin, yung corridor namin, or yung pasilyo, ano na siya, maluwang. So kasi yung aparador dito yung isa, ayan. Tinambakan din namin. And ito yung kwarto. Kama ko sa kabila. Ayan, yung taas, ginawa muna namin tambakan. Sinalansan dyan yung mga gamit. So para kapag nakagawa na ng mga patungan dito, naipwesto na yung cabinet dyan. And etong nasa sahig, ayan yung cabinet ni Daddy na ginawa niya. Na ngayon, gagawin na lang siya na patungan. Dahil itong lumang, ito. Yan, yung nakatagilid na aparador na yan, ilalabas yan dito. Dito siya ilalagay. So, yung sa ibabaw naman na to, ito yun na yan. Gagawin na siyang ganyan. And yung sa akin, hindi ko alam kung paano yung gagawin ni Daddy na cabinet. And itong hagdan, kaya siya nandyan. Kasi, as you can see guys, yung mga dingding, wala pang pintura. Kasi naghahakot kami. And yan, di rin makatulog dito sa babaeng kapatid ko kasi dyan nga nilagay yung mga gamit. And ayun, yun yung balak niyang gawing cabinet. Pero aayusin niya muna yan. At yung ginawa kong organizer na recycle, eto na siya guys, eto na. Sa ibabaw dito nakalagay yung mga tinta, yung printer, radio, tapos etong ginawa kong recycle na box na ko. Dito nakalagay yung mga reserbang packaging tape, scotch tape, etc. Dito naman yung mga papel-papel na scratch. Then, ito yung mga scissor, yung mga gamit na scotch tape, double-sided, yan. Then, ito yung mga lagayan ng CD na kung saan yung lagi nakatali sa ganito namin. So, ito na siya. Tapos yung libro. And ito yung CD na to. Ito yung mga lagayan ng mga kanta. And yung picture namin ni Janice, yung kaibigan ko. Ito yung program. Yung mga nakatali dati, nandito na siya. Yan, ito yung mga iba pang CD na hindi nakasya dito. Ito yung mga shoot ko na kung saan nilalagay namin sa CD. Ayan yung parang ginagawa na namin pinaka-film. And yung lagayan niya, dinikitan ko siya ng Hello Kitty kasi nga, diba, collection ko siya. And ito, favorite ko tong pabango na to, yung lavender. And ito yung connection namin, cord ng internet and yung reserva na band paper na long and short band paper. And ito, na-organize ko na rin siya. Yung goal ko kasi dito dapat, diba guys, ang room ko magiging pink. So, hindi na siya mapipinturahan ng pink. And okay na rin sa akin na pinturahan siya ng kulay white na kung saan, yung magiging gamit ko, puro pink na. So ngayon, yung mga naayos ko, ito si Avril Lavigne, dito na siya. And yung isang solo na Avril Lavigne na kung saan, niregalo sa akin yon ni Jocelyn, nung kaibigan ko, hindi ko siya makita. Dapat kasi dito siya. Kasi yung pinto, maliit. So, lampas siya. Magbula dito hanggang dito yung inabot ni Avril. So, maliit lang yung pinto hanggang dito lang siya. So, ngayon, ito yung F4 na kung saan nakalagay siya doon sa brown na cabinet na yan. So, ngayon nilabas ko siya. Dito siya na. Ngayon, nakalagay. Yan. So, habang wala pang kulay itong pinto or pintura, ito talaga yung ginawa ko para magkaroon naman ng buhay yung paligid ng aking kwarto. So, nakikita nyo, ayan, as in bato siya, kisame, plywood, etc. Then, ito. So, ngayon, para magkaroon naman ng kahit paano na masabing kwarto to, kahit puro tambak, ba? Diba? So, yan, dito ma-entertain naman kahit paano yung mga pupunta. So, si Limenho, yes, siya muna yung nalagay ko. And, ito yung kuya ko na kung saan humawak kami ng ahas. Yan yung sawa, and si Aling Sara. Kuha ito noong December 31, 2006 yan. And ito yung mga napaglagyan ko ng gamit ko noon. Ayan. So marami-rami na rin ako mga naligpit. Pero sa nakikita nyo, sobra. Ang dami pa. And yung kulay dilaw na yan, yung kusay. Nandiyan yung mga lipstick collection ko. Plus yung mga binili ko sa Daiso. Na
yung mga organizer sa mga pang-makeup ko. Then yan, lahat ng mga inayos kong gamit ko, alam ko kapag binuksan ko siya ulit, alam ko kung ano yung mga laman nun. If ever naman dumating dito yung kaibigan, or yung kapatid ng kaibigan ng kumpare ni Daddy, siya yung magpipintura nito at magdi-design na kung saan yung pinto ko. Gusto ko yung pinto ko naka-ukit or naka-drawing si Hello Kitty na kung saan eh may hawak siyang camera. Dahil guys, diba, yun yung trabaho ko, related siya sa camera, and yun din yung hobby ko. Gusto kong mangyari. So ngayon, hindi pa siya as in totally yung mga plano ko or yung mga pinlano ko sa kabila. Hindi pa siya as in yung ganun na nangyayari. Kasi nga, eh kung ano yung nandito, yun yung kailangan kong i-accept na ito yung magiging itsura ng kwarto ko, and hindi ko siya pwedeng i-dagdag do sa problema. So, baliwala naman sa akin if hindi matuloy yung pinlano ko, dahil meron pa naman akong plan B na kung saan, eh ito na ngayon. Basta ang importante, kung ano yung meron doon sa bahay namin sa kabila, yun na yung mga ididikit ko. And ayan, and ito yung name ko. Yan. Nakadoodle ang aking name. Ito dito sa aking F4. Itong F4 ko dito sa ibabaw, eh hindi ko siya nalagyan ng plastic cover. So ngayon ginawa ko, tinaypan ko na lang siya dito sa gilid. And ito, kahit dito sa baba na to, malampasan ko siya, okay lang. Kasi meron siyang cover. So, pinandikit ko lang dito yung scotch tape. So, para anytime pwede ko siyang matanggal. If ever na magkaroon na ako ulit ng pera, tapos mapaayos ko na siya. So, yun. And sorry guys, kasi 1 week pa daw kami bago malagyan ng internet. Kasi nga eh, sa nakikita nyo, ayan, nakahulma na yung aming computer, nakaayos na. And dito ilalagay yung connection. So, after 1 week pa siya bago ma-process. Kaya, ilang weeks din akong wala, or maybe wag sanang umabot na 1 month. Siguro 1 week or 2 weeks na kung hindi nakakanood ng mga vlogs nyo. Sobrang namimiss ko na yon guys, kasi yun lang yung hobby ko, yung manood sa YouTube and mag internet, mag FB. Yan, yun yung kaligayahan ko. So ayun, and hindi ko na alam kung paano pa mangyayari pagkatapos nito. If you co-compare yung bahay namin sa kabila, oo, mas maluwag siya, kasi masasabi ko na itong kama kong to, nakatago lang siya doon sa cabinet namin. Dati, doon kung saan yung ginawa namin tambakan ng mga gamit. So, meron pa kami mga ilang naiwan sa bahay. And hindi na rin ako masyado makapag-vlog doon, kasi pagdating namin sa kabilang bahay, as in, hakot na and linis. So, ang daming kalat doon. So, katulad din ang pinangako ko sa inyo, April, Mayo, and sa mga lahat ng mga nanonood sa akin, and sa mga lagi ko nakakausap, lalo na si Chay. So, ito na yung story or yung mga behind the scene na aming paghahakot. So, lalo na si Mommy and UAE. Hi, ate! So, mabuti pa kayo. Isang truck lang, nakalipat na, ayos-ayos na lang. So, kami, inabot na kami ng ilang linggo bago matapos. So nakikita nyo, ayan, oh, hindi pa nga siya as in totally nakakaayos. Napakahirap maglipat, napakahirap maghakot, sobrang hassle, kasi marami kaming mga gamit na akala nila ay basura na. So kaya ginawa eh tinapon. So nung nakita yung mga karugtong ng mga gamit, let's say yung pang-ahit dito, yung sa ulo, yung kung ano-ano, yung mga gamit malalaki na akala eh sira na, ganun. So yun, nung hinarap ng daddy ko, ang dami sa mga gamit niya yung naitapon kahit na buo pa. So, nandito rin kasi yung mga tita ko na galing ng probinsya, and hindi nila alam yung mga gamit ng daddy ko, diba? So, yun guys, update ko kayo sa next vlog. And sorry, hindi na ako everyday nakakapag-vlog, kasi yung laptop ko din, hindi ko rin siya mabuksan na kasi nagahakot pa. So, yun. Update ko kayo, or siguro malalaman nyo na lang to. Nakapag-upload na ako ng mga vlogs, and super delay na yung aking vlog. So, 2 months na siguro yung agwat. So, kasi dapat 1 month lang yung pagitan sa pag-upload ko. Dahil nga, diba, meron akong mga tao na masasagasaan if ever. So, yun. Ang dami kong vlog na hindi pa na-upload. So, siguro, ang dami kong vlog na hindi pa na-upload. So, siguro, pagka napanood nyo na to, maayos na siguro kahit papano yung bahay namin. So, yun. Mga sabis ko na loyal, hello sa inyo. So, yun. Hanggang dito na lang. Miss ko na kayo, guys. Bye. Salamat sa panonood. I can't stay.